sa pagpapapasok ng tao sa Coliseum that is under Coliseum management. Magdamag na pumila sa labas ng City Comelec ang ilang nais makapagparehistro para sa darating na halalan 2022. Buong akala kasi nila ay mabibigyan sila ng slot dahil nakalista na ang kanilang mga pangalan sa ibinigay na papel ng Coliseum Security at nagsasabing magiging prioridad sila oras na magbukas na ang office hour. Pero laking gulat nila na hindi pa rin sila umabot para makapagparehistro ngayong araw at may nauna pang nabigyan ng priority number. Ang kinaiinis pa nila ay karamihan sa kanyang mga kasama ay mula pa sa malalayong lugar at pinili na lang matulog sa City Coliseum. 50 person lang yung accommodate ni Comelec sa buong maghapon. So, ang binasihan sir ng civil security sir para ma-accommodate is yung log sheet na binigay mismo sa kanila na pinapapilapan sa mga pupunta. So, kahagabi, napuno na yung 50, sir. Actually, itong iba, mga taga-Napsan ba to, sir, eh? Pagdating namin, nandito na yan sila, kawawa nga dyan, humihiga sa sahig, dyan sa lapag, para lang sana makapa-rehistro. Depensa naman ng City Comelec, na maski sila ay nabigla sa sitwasyon dahil hindi agad nila napaghandaan ang biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa syudad, na nagresulta sa paglimita ng pwede nilang maasikaso sa kada araw. Kasi ganito yan. Hindi natin inaasahan ng pagtaas ng COVID-19 positive patients natin. Hindi natin inaasahan yan. Lumabas lang yung news na yan noong February 13 na nagkaroon ng spike sa pagtaas ng COVID-19. And February 16 ay pinadalhan kami ng sulat ng Puerto Princesa City Incident Management Team signed by Dr. Dean Palanca. Paglilinaw din ng Comelec na may mga kailangan din silang ibigay na priority number sa mga pupuntang senior citizens at person with disability. Kaninang umaga ay may natirang 23 slots para sa mga walk-in applicants. Ayon sa Comelec, posibleng wala raw sa pila ang mga nagrereklamo kaya kahit na sa Coliseum pa sila natulog ay hindi sila nabigyan ng priority number. So, from 35 minus 12 magiging 20, 23 na lang ang walk-in dito. So ganun po, kaya po nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagproseso ng application for registration natin kasi nagkaroon tayo ng online plus nagkaroon tayo ng pagbabawas sa pagproseso ng mga applications. Nag-usap na rin ng City Comelec at Coliseum Management upang hindi na maulit ang nangyari. So dapat nakapila na sila dyan at we will we'll make a coordination with the City Coliseum Management na ipapaalam na agad natin kung ilan ang naka-online sa susunod na araw para alam na nila kung ilan na lang ang papapasukin sa regular lane. Pangunawa muna ang hinihiling ng Comelec sa mga tao. Pakiusap din nila sa mga nais magparehistro na mag-online appointment muna bago pumunta sa kanilang tanggapan. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.